So, taga South kasi ako. And yung office na pinapasukan ko is sa Makati. And ever since nung pandemic, talagang ang hirap na mag-commute. Commuter kasi talaga ako. I don't drive. Natuto ako mag-drive noon, like a long time ago. And then talagang ang sipag ng papa ko na mag-drive, na turo, na i-practice ako mag-drive ba. So he would, when he comes home dito sa Pilipinas, he would say, he would always invite me to drive. And may mga options pa kami sa sasakyan, no? Parang, tara na, drive tayo, tara. And then, it would always be so smooth. May mga times na talaga ako makapit siya sa handle kasi, alam mo na, natatakot siya sa mga style ng pag-drive ko, yung mga biglang preno, kay mga tipong last minute mag-brake, talagang kung mapapakapit siya. Anyway, so that was a long time ago. So, ang taga-tagal na nun. Tapos yung mama ko, I don't know, for some reason, hindi niya ako in-encourage as much as my dad did. Pero, okay lang. Okay lang. Kasi parang sanay ako mag-commute. I was like, may sarili akong mundo noon. My mom was so busy with her business. My dad was working abroad. My brother has his own mundo. And everything and everyone sa bahay, we're just busy. So, wala lang. So, ang tagal-tagal na. It was like such a long time. Tapos, you know, alam mo naman sa Metro Manila, for me, I didn't really see the need to have a car. Kasi nga, I was working in Makati for such a long time. Tapos, laging problema. Kahit sa building ng office namin na, it was such a problem na yung parking. Tapos parang, ano pa, gastos pa. When, ano, nung pag nag-commute ako, talagang ride and sakay and baba, sakay and baba lang. So, I didn't really have a problem with that na time na yun. Tapos, medyo mura pa. Anyway, so, moving forward. So, ngayon, after ng pandemic, diba, nag-change. Ang dami nagbago sa ways ng public transportation. As in, from the south, talagang, there was a point time na kailangan mo talagang dumaan ng PTEX. Parang lahat ng bus from the south had to go through PTEX before you wanted to go anywhere else. Right? So, lahat nandun, pa north, pa east, pa wherever, pa may mga provincial rides na rin dun. So, anyway, buses from the south, tapos dadaan ka ng PTEX, and then you go to your destination like in Makati. So, nung time na yon, so night shift ako, wala nga bus sa area namin going to PTEX. So, was there? Ay, then, sorry, anyway, may bus naman, pero PTEX lang. So, that was the only option he had. So, pagdating mo sa PTEX, kailangan mong magmadali. As in, talagang pipila ka, tatakbo ka dun sa gate mo, gate ng pa-bus pa, ano pa, at sa carousel lang, kasi they didn't have any buses going through Ayala anymore. Unlike dati, sa ano lang, it was so convenient to find a bus going to Makati, along Ayala, kahit Puendia. Pero during the pandemic, 2020, wala talaga. So anyway, PTEX ka, tapos mag-i-add sa carousel ka, and I had to choose between Ayala and Buendia. Talaga nung Buendia, nasa Buendia ko. Although free, fine, free talaga siya, and super bilis naman ang dating mga buses. Pero kailangan mo pumila, the buses are so, the lines are so long. Nung time na yun, pag night shift, since night shift ako, yung lagay na yun, hindi pa siya sobrang rush hour. Na-experience ko na mag-PTEX ng rush hour, grabe. Talagang nakakaloka, sobrang dami tao sa PTEX. Anyway, so, pagbaba ko ng Buendia, aakyat ako ng mataas na overpass and bababa ulit, taud ng konti, sakay ng jeep, makipag-unahan ka pa ng jeep sa Buendia station kasi yung timing nag night shift, tapos minsan hintayin pa. And then when I get down to my, to, pag sinuswerte ako, makakababa ako sa stop right across my building, kung sinuswerte ako, but if not, I have to stop in an area na ang layo pa, so mega lakad pa. Anyway, so yun option ko, and then naka-discover ako ng jeep along Ayala na is only it there up to 8 or 9 PM lang yata. Basta pag medyo na late ka ng dating doon, may jeep pa naman pero napakatagal mapuno. So in short, super hassle ng public transportation after ng pandemic, during and after ng pandemic, kasi ang daming nagbago sa public transportation. It was never the same. Ngayon lang ako napagod sa tinagal-tagal ko mag-commute. Nito lang ako napagod talaga after the pandemic. Anyway, although things have become easier since then, ngayon na it's 2023,
parang late last year yata, binalik na nila yung buses dito sa south that go straight to Makati. Pero parang may time limit lang. Parang may time na, I think, hanggang 6 p.m. lang or maybe 7. Pero maaga silang nawawala. And so, PTEX pa rin. And then, this year, 2023, wala na yung EDSA Carousel. Wala nang free sakay ng EDSA Carousel. I mean, may EDSA Carousel pa, pero wala nang free ride. So, can you imagine pag rush hour? Well, I wanna imagine, siguro, ibang-iba na talaga, as in they make people stand. Kasi dati, nung libre sakay pa, bawal magpasakay ng punuan eh. Bawal yung tayuan eh. Tapos ngayon, may bayad na. So, I'm assuming tayo-tayo na talaga. So, you know, I didn't wanna go through all that. Na-discover ko naman, I already knew about Angkas. And, I knew about Joyride. Pero hindi ko pinapansin yung Joyride doon. Although I see people riding Joyride sa Makati. Hindi ko pinapansin kasi I felt like it wasn't legit yet. It wasn't parang I had the impression na hindi pa sila registered. But anyway, until I had a friend who told me na ang Joyride pala may car din, not just motor. So, at that time, when I was out during a weekend with a friend na we wanted to watch football sa McKinney, nasa MRT Ayala station kami, so we needed to get a cab. And sabi niya, let's try Joyride. Meron pala siyang app ng Joyride. And may car. So it's fine, tinry namin. And it was mura, I mean, much cheaper. At yung observation ko nung time, it was much cheaper and clean. It was clean. It was very clean. Parang walang difference sa Grab. So, yeah. So since then, nag-try na ako gumamit talaga ng Joyride. And then, yun na, dalawa na yung option ko for if I want to take a motorcycle, Joyride or Grab. And then, I came to a point na rin na parang, shoot, ay, nagmamadali ako, late ako. Why don't I just try Angkas or Joyride? So, I tried Joyride because it was so much cheaper. There are times na Joyride is so much cheaper. I think by distance, I think. Pero parehong quality lang naman. I mean, nasa rider lang din naman yun, di ba? And di rin naman pare-pareho ang bikes nila. So, nasa rider lang din naman yun. So, nakaka 200, almost 270 ako from my house all the way to my office in Makati. 1 hour. Tapos, pag medyo minalas-malas ka sa rider mo, sa bike mo na makuha, like bit-bit ko yung laptop ko with my bag, sometimes may baon pa ako. Tapos, wala yung box sa likod. Di ba may mga riders na may box sa likod? Sobrang helpful sa akin yun bilang tao na malaki na minsan, oh my gosh, I don't know how to kapit talaga sa bike. Minsan, nahihiya talaga ako sa rider na kumapit sa shoulders. Kung kakapit ako sa shoulders, sobrang hindi pa ako nagtatouch masyado kasi nahihiya talaga ako. Tapos, my palms get really sweaty and hot. So, parang nahihiya ako. Anyway, so, minsan, nasa EDSA na kami. Meron ng, nasa flyover na kami. I'm like, sobrang takot ko. I try to lean forward as much as I could. Kasi feeling ko, pag nagsistay ako ng straight ng body, ganyan, feeling ko, mapafall back kami. Kasi, flyover yun, be. I mean, I don't know, with the speed, and I don't know, feeling ko, thinking physics, feeling ko malalang mafall back ako. And talaga, oh my gosh. Oh my gosh, the experience is very stressful. Very stressful talaga. May times naman na syempre, siniswerte ka na you get a bike na may box sa likod. So yun, nakakalagay ako ng handbag ko, nakikilagay ako. Meron namang riders na they get my backpack, tapos nilagay na sa harap na kung may space sa harap. So yun. But anyway, it took me a few months before I realized na bakit hindi ako sumasabay sa office mate ko. May office mate ako who lives in the city just next to mine. So, sabi ko sa friend ko, Luis, bakit kaya? Na-realize ko lang, bakit kaya hindi ako mag-joyride or mag-angkas going to your house at sabay tayo pumasok sa office? Kasi from her place, 15 minutes na lang, Makati na. And you know what? Syempre, the distance from my house to hers is so much shorter, mas cheaper. I mean, I get the ride like 100 pesos cheaper. Diba? So yun, tapos, ang convenience. And may kasama na siya mag-drive. Chika-chika kami. Tapos syempre, kahit papano, mas comfy na rin ako. Half comfy na ako pagdating namin sa office, ganyan. So, anyway, circling back to the point of my story.
Sabi nga na ng friend ko the other day, kasi tuwing, parang napapansin rin niya na, tuwing, di ba, magkikita na kami. So, sa meeting spot namin dun sa area, malapit sa area niya, before going to work. Tapos, lagi akong may kwento about my rider, or the rider that I had, nung umaga na yun, nung pauwi kami. Lagi akong may funny story, ganyan-ganyan. Tapos, sabi niya, alam mo, May, dapat ikaw, meron kang videos na kinakwento mo yung mga rider stories mo, blah, blah, blah. So, sabi ko, paano kaya yun? May manonood kaya? But anyway, fine. Sige. Ito naman, nag-experiment na ako. I don't know if anyone's even gonna watch this. But anyway, I'm just gonna try. I'm gonna give a few stories na natatandaan ko. May rider ako who picked me up sa bahay. And so, happy ako. Nakita ko, wow, may box. Tapos, ang ganda pa ng bike niya. Mukhang start mag, when I say maganda, it looks yung malaking gulong, it looks sturdy, and kasha ako yung space na saan ako upo, and then may box sa likod, super happy ako, talagang kasha yung laptop bag ko, kasha siyang nakahiga na ganon, plus yung handbag ko, so talagang oh my god, sobrang free, hindi ko na kailangan matakot, hindi ko na kailangan isipin, mag-worry kung paano kung bibit-bit. Anyway, tapos, so, yan. Ano, ride-ride na kami. Tapos sabi ko, nag-iba siya ng direksyon. Nasa daw pa kami ng subdivision, nag-iba siya ng direksyon. Tapos, mamaya, tumawid na kami ng Cavite. I'm like, kuya, may daan ba dito? Sabi ko, ganun. Tapos sabi niya, ay ma'am, saan po ba tayo pupunta? Sabi ko, kuya, Paranaque. Sabi niya, ha, ganun ba? Ang nasa isip ko kasi, gantong-gantong area sa Cavite. Tapos sabi ko, makakabalik pa ba tayo? Buti na lang. Taga dun siya sa loob ng subdivision namin. Kaya meron siyang sticker to go back inside the subdivision from Cavite. Oh my gosh. Sobrang lost si kuya. Pero okay lang. I'm nice naman sa mga rider. Sabi ko, kuya, buti pala sinabi ko sa'yo. Nakakalimutan, baka sa Cavite mo na ako dinala. So, edi malapit na kami, papunta sa friend ko. Tapos, nasa sukat na kami. Huminto siya sa isang intersection. Ma'am, dito po ba? Dito po ba? Sabi ko, kuya, hindi pa yata doon pa sa kabilang kanto. Tapos, nakikita ko kasi yung GPS na yung phone na from where I'm sitting. Nakikita ko, kuya, sundin mo na yung GPS. Mas, ito huminto pa siya sa intersection, sa tapat ng traffic enforcer. Sabi niya, ma'am, dito po ba? Sabi ng traffic enforcer, aba, bilisan nyo, hindi kayo pwede tumingin dito. As in, dumadaloy na yung mga sasakyan after the traffic, after the light turned green. Sa kanya naisip, huminto at magtanong sa akin. Sabi ko, sundin na natin yung GPS. Sabi ko sa loob ko, oh my gosh, lost si kuya. Tapos, well, anyway, okay na naman. Thank you ako, ganyan-ganyan. Tapos, I got there on time, hindi naman ako na-late. So, tapos, ang nangyari nun, that happened like a few months back. Tapos, recently, siya rin pala naka-pick up sa akin, going to the same place. Tapos, nung syempre, nakita ko siya, super happy ako, dahil ang ganda ng box. Sabi, ma'am, alam ko yung pupuntahan natin, alam ko itong bahay mo na to. Sabi ko, ah talaga kuya, naging rider na pala kita. Sabi niya, oo ma'am, tayo yung napunta sa Cavite. Natatawa ka, sabi ko, ay ka pala yun. Sa dublob ko, it pays to be nice talaga. Kasi baka mamaya, kung naging salbahe ako sa kanya, baka hindi na ako pick upin. But anyway, that's not the point of it. Kailangan talaga maging nice tayo sa mga people who are providing services to us. Kahit nagkakamali sila, okay? Kasi, syempre, hindi natin alam. Baka sobrang wind down lang si kuya. Ang dami niyang iniisip ng time na yun. Dami niyang problema. It happens to me. It happens to the best of us. It happens to me. Lagi nga akong pinagtatawa ng mga friends ko sa office ng grabe ka, May. Dahil sa age mo, makakalimutin ka lang. Sabi ko, you know, sabi ko, sa inisip ko na lang, wala yata sa age yun. When you come to a point na ang dami mo nang iniintindi sa buhay, talagang makakalimutin ka na. I mean, your memory suffers. So, totoo yun. I mean, I'm 40. I turned 40 last year. And last year din na sobrang dami kong, I mean for the past several years, I had responsibilities. I still have responsibilities na ang dami kong iniintindi, dami kong problema. But then parang gumrabi yata siya last year. So talagang lost ako
sa dosta ko minsan. I mean, it hasn't really affected my work. Somehow it has, but not to the extreme. So, ayun. I think ganun nga yata talaga. It's not really with age. Siguro bukod sa, siguro age has something to do with it, but maybe because it's, when you're at that age, automatic you come to a point that you have these responsibilities na hindi mo naman hinanap, na nagkakataon lang na you're at a point na meron ka ng mga extra bayarin, extra stuff to take care of, you know, people depend on you. So, naalala ko, grabe, nag-struggle ako during the third and fourth quarter of last year. Grabe, when I look back at it, as in may time na umiyak ako gabi-gabi sa stress, frustration, anxiety. Katroma, I mean, may times na humihiga na ako sa table ko, umiyak ako, just crying out to God. Lord, tulungan mo, hindi ko na kaya. May times na sobrang gusto ko nang gumive up. Anyway, ang kwento ko naman is rider story. Narating ng kwento ko. I'm sorry. So, ano pa ba? O, sige. May isang time. Another kwento. Pauwi na ako noon. So, syempre, galing kami makati ng friend ko. She dropped me off at this spot in Parañaque. And then, a rider picked me up. Luckily, at that time ng umaga, medyo alang-aling oras na rin yun. I think it was like 5 a.m. So, nakapick up naman. Tapos, ang bilis dumating yung rider. So, joyride. Yeah, joyride. So, pag nakita ko, ayan, cute ng bike. Cute na ang miit, pero punggok na, mabilugan na, chubby. Sabi ko, okay, fine. Kasyo naman siguro ako dito. Basta makauwi lang ako. And di, syempre, I had to put my backpack on. Kasi walang space paglagyan. Wala rin space sa harap ng rider. Mapaglagyan, backpack on. And then, buti na lang, yung bag ko had this strap na narorap ko sa body ko. Forgot the term, pero yun. So, ano, may kapita naman, pero it's sobrang neat ng bike. Tapos, ano, nakaharang pa yung backpack ko ng laptop ko. So, parang I have to reach back further pa to reach. Tapos, hindi ko kaya ng parehong kamay. Either my left or my right lang. Kasi hindi talaga kaya, hindi na nakaharang yung bag ko eh. So, sabi ko, sir, kakapit ako sa'yo ah. Minsan gumagro na lang ako kasi nahihiya nga ako sa rider. Sinasabihan ko na lang baka magulat sila, mihipo na sa balikat nila. So, yun. Paghawak ko kay rider, oh my gosh, sabi ko na, ang lipis ni kuya. Sobrang liit ng frame niya. Ang liit niyang tao. He's so thin. I mean, sorry, I have nothing against people na maliit na, petite na people, ha? Pero, nag-worry lang ako nun. Sabi ko, kasi pag biglang accelerate ng bike, baka paghawak ko sa kanya, mahatak ko siya. Mawalan ako ng driver. Ako maiwan sa bike. Sobrang payat niya. Tapos parang, nung pagsakay ko nga, nagwawabol yung bike. Parang syempre, di ba, pag may sumasakay kang pasahero, yung driver, nakokontrol niya. Parang he puts his feet on the ground, pinaplant niya sa, yung feet niya sa ground, tapos hawak niya yung bike para steady. Kaya pala, nung sumakay ako, wabble-wabble talaga yun. Sabi ko, ba yan? Tapos, oh my gosh. Tapos, nakikita ko siya, yung front niya, kasi may maliit din siyang tao eh. Nakikita ko yung wrist niya. Sabi ko, sorry, no, don't take this wrong. Nakaginapwento ko lang, okay? So, yung wrist niya, ang payat ni kuya. I mean, kasing no exage, kasing payat ng manibela niya. Tumitingin ako, I was staring at it for so long kasi hindi ako makapaniwala. Totoo ba nakikita ko? Kasing payat ng wrist niya, yung manibela niya. Sabi ko, sana all. Sana mabigay ko sa kanya yung body fats ko para, you know, pareho kaming happy. So anyway, yun nga, takot ako. Pag nasa left ako, so my gosh, kailangan ko, shift muna, shift ng konti. Ito, technique ko, tuwing may humps, take advantage of the humps. Pag hump, pag dumating ng humps, at mag-bounce ka, use that bounce up to shift into your seat. So, tuwing may hump, shift ako sa right. So, nangangalay na ako. Kailangan ko kumapit ng mabuti eh, para hindi ako sumusubok kay kuya at hindi ako maiwan pag bigla accelerate. So, hump again. Shift ka sa left. Ganyan. Ganon salita lang. Hindi ako makahawak kay kuya. Kasi feeling ko mas madidisgrasya sa kami pag humawak ako sa kanya. Matatangay ko siya. Baka pag hump at hawak ko siya, baka matangay ko siya, mawalan akong driver. Okay? Matangay siya, lumipad siya sa highway.
So, yun yung isang kwento ko. Pero nice naman siya. Hindi naman siya sa bahay. Kasi parang may nakita ko sa Facebook one time na may rider. Hindi ko lang babanggitin yung name. Na nagreklamo siya. Kasi nasira. Dahil daw sa passenger niya, nasira yung bike niya dahil mabigat daw. Sabi ko, hello. Wala naman bike na basta-basta na lang masisira dahil sa bigat ng passenger mo. In the first place, may certain apps na nakikita yung weight ng passenger for the sole purpose of the rider at seeing kung kaya ng bike mo yung pasahero. So, nung nakita ko yung post na yun, sabi ko, oh my gosh, sana wala namang mag-away sa akin kasi I'm heavy. Nabigat ako. Tapos nakita ng puwet ko. So, I really take up a lot of space sa likod ng rider. Kaya pag kunyari, kahit may box sa likod, super haya-haya ako nun, super happy ako. Kasi minsan, tinitingin ako ng nails, wala akong pakialam, hands-free. Ang sarap ng sakay ko pag may box ako sa likod. Pero, at the same time, kailangan, kailangan heavy on leg work ako. Kasi yung feet ko, kailangan naka-plant siya sa lagayan ng paa. Diba, sa sides ng motor, may lagayan ng paa. Kailangan naka-plant ka doon para napupush mo yung self mo back para tuwing ano, nag-accelerate kami, yung mga pa-forward-forward ni kuya. Hindi ako sumusub-sub sa kanya. Pag nasub-sub ako, kawawa naman yung rider. Sub-sub kami pareho. So, yung leg work talaga. Pero, that's so much better. Oh my gosh, so much better than kakapit ka for your dear life. Either kakapit ka or kakainin mo yung hiya mo at kakapit ka kay kuya. Alam mo ba, may time